Nasunog ang ika-apat na palapag na isang townhouse sa San Juan City. Sa Pasay City naman, 30 bahay ang nilamon rin ng apoy. Balitang hatid ni Dante Perelio. Kuha ito ng youth scooper na si Charimay Siriaco habang tinutupok ng apoy ang mga bahay sa Purisima Street, Purok Ema, Pasay City. Pasado alas 10 kagabi nang sumiklab ang apoy na tumupok sa 30 bahay. Pero makalipas lamang ang halos kalahating oras, idineklarang kontrolado ang sunog na umabot sa ika-apat na alarma. 2 bloke lang kasi ang layo ng sunog sa Pasay Central Fire Station, kaya mabilis ang responde. Isang residente ang napaulat na bahagyang nasugatan sa braso. Tinatayang aabot sa 100,000 piso ang kabuuang halaga ng pinsala. Pansamantala namang tumutuloy sa covered court ng barangay ang nasa 50 pamilyang nasunugan. Sa inisyal na investigasyon, nagsimula ang apoy sa third floor ng isang four-story apartment building. Pero inaalam pa ng mga otoridad ang dahilan ng sunog. Kasi una-una po yung mga gamit ng bata sa school, malaki po ang ginagastos na doon. Wala rin po nailikas. Saan po kayo tutuloy ngayon? Sa gym. Pero may barangay pa naman kami at awaran Diyos. Makikitira muna kayo? Ito po na sa barangay. Sumiklab din ang sunog sa fourth floor ng isang townhouse unit sa Lope K. Santos Street, Barangay Pedro Cruz, San Juan City, pasado alas 12 ng hating gabi. Bigla na lamang daw may nagputukan matapos bumuhos ang ulang dala ng thunderstorm. Patay naman ang alagang aso ng isang residente rito matapos masuffocate. Sinubukan pa itong isalba pero di na rin umubra sa kapal ng nalanghap na usok. Dante Perelio, GMA News.